Hello guys, magluluto ako ng sariling version na tilapia. Gagataan ko ginataang tilapia with sukang paumbong. Ilalagyan ko yan ng suka. Masarap pag may sukang paumbong. Tapos ito, may ano ko, talong, pitsay, may ano ko dito, paminta, bawang, sibuyas, sili, at gata. Ito ngayon, lalagay ko ngayon dito sa aking kaldero. Lalagyan ko muna, mas maganda yung may nasa ilalim, pinakasapin. Talong. Para kahit papano hindi siya didikit. Ayan ha. Tilapia. Hindi naman masyado kamahalan dito ang tilapia sa Cavite. Ano lang, 100, 6 na piraso, may git 1 kilo. Okay na ba 'yon? May git 1 kilo, 100. Malalaki naman siya eh. Namimiss ko na itong gatang tilapia. Kaya ganun na lang itong inano ko. Tapos ngayon, lalagyan ko ulit itong mga panahog ko. Yan. Ito, lalagay ko na yan. Ito pang mas matagal maluto itong ano, italong kaysa isda. Itong mga ingredient ko naman, kahit ano na, bahala na kayo kung anong unahin nyo. Sasama-sama, magsasama-sama naman yun dyan eh. Sama na bawang. Yan. Ito, lagay ko na yan dyan. Sibuyas, pamintang durog, pamintong powder ang ginagamit ko kasi pag mga buo, ayaw ko mga buo, mas gusto ko yung durog. Yan, ito isasapaw ko naman sa ibabaw naman yung pitsay ni sinahog ko, pitsay. Yan. Unahin ko ito ilagay. Ay, ano. Yan. Yan, napuno ang kaldero. Tapos, lalagyan ko ng asin. Lagyan ko na ng asin. Nasa inyo na kung anong gusto niyo ang alat. Kayo na magtansyak. Mga guys. Ako mas gusto ko yung medyo maalat-alat. Tapos, lagyan ko ng sukang paumbong. Ayan, sukang paumbong. Itong magiging sabaw niya at sa kagata. Hindi ko nalalagyan niya ng tubig para matibay siya. Kahit ilang araw yan, hindi mapapanis yan. Pero may gata ako dito. Dalawa yung gata ko. Binigyan ako ng pangalawang gata nila. Ito, huhulihin ko na ito yung puro. Mamaya, paglagay ko mamaya pag ano na, kulo na. Ito muna nilalagay ko yung pangalawang gata nila. Ngayon, iluluto ko na yan. Yan. Mga guys, ito na. Tatak.
Tatakipan ko na ngayon yan. Kahanap pa ako pala ng takip. Nasaan ba mga takip? Ito pala. Ayan. Tingnan ko na lang mamaya. Nasaan nyo na kung anong gusto nyo, kung ilang minuto pagluto nyo. Basta luto na. Para sa akin okay na pagluto na malambot na yung gulay. Ayan, mamaya babalikan ko na lang yan. Ito guys, nakulo na. Ang bangunan niya. Kunting minuto na lang, ilalagay ko na itong purong gata. Itong purong gata, ilalagay ko na itong purong gata. Mga, siguro mga 2 minutes na lang, ilalagay ko na ito. Ano lang tilapia sa ilalim. Ah, pwede ko na ilagay ngayon. Pwede ko na ilagay. Para matakipan na, para itong purong gata. Binili ko lang din ito sa palingki. Mahal eh, 20 pesos. Siya. Isang pakulo na lang yan. Okay na yan. Idudugtong ko na lang mamaya ang finished product ha, mga guys. Bango. Bango siya guys. Mabango. Mamaya na lang. Ayan na mga guys, yung finished product ko na ginataang tilapia kanina. Ito na yan siya. Ang sarap, wala nga lang siling pula. Ang mahal lang siling pula eh. Mas maganda kung may siling pula pa eh. Sarap ang bango. So kang paumbong kasi ginamit ko eh. Ayan siya. Ang sarap. Namit gid, namit. Diba? Sarap niyan. So, pwede na kami ngayon kumain ng matikman naman. Ang lasa ng luto na aking tilapiang gata with paumbong na suka. So, kakain na. Kakain na kami. Mag-prepare na ako ng pagkain para kami ay kumain ng aking family. Shout out na lang mga guys. Paki-like and subscribe na lang po. Salamat sa inyo mga guys. Bye-bye. Oh, ito pa ang natira ng ginataan kong ano. Tapos namin kumain oh. Naubos ang gulay. Sahog na gulay na ubos. Mamaya nga ulit. Titirahin ulit namin to. Sarap eh. Ginataang tilapia. Sorbay ulit namin ito mamaya. Sarap siya, masarap. Ang tilapia bao na masarap gataan. Paborito ko ito eh. Nandun ako sa Pasig. Ito lagi binibili ko eh. Mga luto na. Sabi ko magluto kaya ako pag-uwi ko. Para maiba naman ang luto ko naman. Ganito rin kalalaki ang binibili ko. 45. Isang ano. Isang buong tilapia. 45. Mahal doon. Iniisip ko magluto kaya ako. Diba mga guys, sarap. O sige, kakain na naman ulit kami mamaya. Ito na naman yung ulam namin. Okay, sige ba, bye bye mga kawaiti. Thank you very much.